5 seconds. 5 seconds remaining. The Dire get a ban. Radiant's turn to ban. Radiant's turn to pick. Dire's turn to pick. Seconds remaining. Welcome, welcome mga sir. Good afternoon, good afternoon. Dapango versus King Gaming. Kamusta kayong lahat dyan mga sir? Kaway-kaway naman kayo. Shout out. Kaway-kaway naman sila kakaway dyan. Agnat. Taas ang mga paa mga sir. Shout out kay shout out sa mga kakatuning pa lang. This is it, the Pango versus King Gaming. Mamaya ang last series natin, TNC versus yung mga matatalo dito. Ayan. Pero meron pa tayong upper bracket, Mineski versus Navi. Ayan. So, King Gaming for third pick. Oh, Winter Wyvern naman. Yellow, tapos ano, apoy, no? Siyempre. Dombringer, Lich, oo. Winter Wyvern for King Gaming. Meron naman dito yung Pango na ano eh. Apoy plus, ano, yellow, itong si Jaquero. Jaquero. So, Darkseer Ursa naman for the Pango. Maganda din pick yan. Gusto yata nilang pitasin ng pitasin dito yung King Gaming. Pero meron na nga Winter Wyvern tong King Gaming. Babatuan lang ng Golden Breeze. Oo, tsaka may ano sila. Napaganda sustain na mabibigay nito ng ano, Winter Wyvern. Tiny naman for the Pango. So, gusto nilang patayin itong mga supports ng King Gaming agad-agad. Shoutout nga po pala kay Yuri Dave Pacania. Mga supporters ni Sholo sa stream nyo. Si Owe yan, boy. Ah, si Owe ba yan, boy? Oo nga, Yuri Dave. Oo nga. Shoutout ko sa'yo, Owe. Baka mag-stream ka na naman may bugbugan dyan, ha? Oo, inagbugbugan na bata. kapatid mo ba yun, boss Owe? Oo nga, kapatid mo ba yun? Kapatid nyo ba yun? Wag naman, baka magalit sa atin. Wala, natuwa namin yun, natuwa namin. Si Yowie. Biro lang, boss Yowie. Boss Yowie. Pero ito na nga, 4th pick ng King Gaming. Let's see. Titingnan natin kung sino ba yung magiging 4th pick nila. Ito na nga, Raking. Nagbabalik sa meta tong Raking na to. Carry yata to for all chicken. Pero may hirapan dito yung Raking itong sa Darkseer, ah. Ah, pamangkin niya lang. Ano pamangkin? Tamang sukto. Oh, bagpakan sa likod eh. Kabos ang pinto. Binanata na agad eh. Apyo agad ng suntok eh. What a click by yo. Ayan. Yun na nga. So, tingnan natin yung babaan dito ng Dapango. Raking nga. Sino pa kaya yung kulang nila dito sa King Gaming? Kailangan pa nila ng mid-laner, no? Mid-laner ang kailangan. Pwede nga sila dyan magano eh. Ano maganda? Yung pang-banat dito sa Ursa. Pwede sana mag-tinker? Hindi na pwede mag-tinker. Sa na. King Gaming? Hindi na, wala na sa meta yung tinker. Wala na ba sa meta? Hindi naman siya nalang pa. Hindi na siya. I mean, parang hindi na pinipick ng mga pro teams, no? Oo nga, nakita ko nga yung My Day niya eh. Sira eh, binuhusan yung ano niya, video card niya ng tubig eh. Sino? Si Owe, kasi nasira. Na-abandon siya, nakita ko lang.
So sad naman, Boss Yowie. Oh, maya, marami ka naman pera, Boss Yowie. Kaya bubuating, kaya mo bumili niyan. Bubuating ka naman ng WG Unity, Boss Yowie. Huwag kang mag-alala. Yun nga, papalitan na nga ni Kashi, Kashari. Shoutout kay Boss Kasasari. Ayan, oh, sponsor by Kasasari. Oo, oh, papalitan pa nga. Papalitan na yan. Yun na nga, pero maganda rin naman tong ano, ah. Pag ang Jackero, maganda rin pa push dito para sa Dapango. So, binan na nga dito ng Dapango itong ano, Medusa. Medusa nga. So, expect nila, King Gaming, magpipick pa dito si na Medusa. Pwede ba silang mag-Ember dito? Easy out, pero pinan yung Phantom Lancer. So, sino kaya yung magiging pick dito ng King Gaming? Medusa, tinanggal nila yung OD tsaka Medusa eh. Ano kayang trip nila dito? Ano kayang iniisip dito ng Dapango? Kailangan nila yata ng pang-burst. Oo, burst nga for ano, no? Kaso may hirap dito. Lina. Si Lina eh, no? Pero may hirap dito pag nakombo siya dito ni Tiny. Easy lang siya nun. Pwede mag-AM dito yung Dapango. Fuck. Pwedeng mag-AM yung Dapango dito against Raid King. Eh, wala naman masyadong disable, pero yung Doom lang. Pero Alchemist for Dapango. Grabe Iceberg. Naman. Para sa kanyang Alchemist. Eh, na nga, nilabas na. Mm-hmm. Yung Alchemist kasi ngayon, pag, kahit, pag napabayaan mo yan, talagang madedelegates ka sa ano eh, mid-team. Yes! So, ito na nga tayo mga sir. Tinker, ASF daw. Kaso nga lang, Iceberg nga, Alchemist. So, ito na yung ating game number 1, King Gaming versus Dapango, Iceberg Alchemist nga versus Yipak. Pero pagdating naman dito, maganda yung hero dito ng Dapango para sa ganking na ito si Vampire para sa kanyang Tiny. Pero naman kasi hindi niya rin naman mahuhuli agad itong si ano, si Yi, di ba? Yun naman yun. Medyo kulang din ang lockdown. Yun. Pero yung Tiny, oh, kaya na naman i-face ship yung Avalanche tos eh. Pero shoutout dito kay Toe Easy na watching habang nanonood. Napakalupit mo, sir. Yun, no? Watching habang nanonood. Parang, ano, eating while kumakain. Parang ganun lang yun. Yun ang... Go TNC. Mamaya nga, TNC tayo, mga sir. Third series natin. Yung mananalo dito, makakalaban na TNC. Mamaya. Okay. Yun ang... Series. Ayan. Ano oras laban na yan? 10 PM. Salamat, Eddie. Well... Ayun o, salamat. Pa-shoutout din, Monty F. Santos, tsaka kay, ano. Pero maganda dito yung hero ng King Gaming pag nagkaroon ng, ano, ng engagement. Kasi meron sila dito, ano, pang-depensa, like Winter Curse plus, ano, yung Leech na Chain Cross if ever na, ano, mauna sila. So this is it for our game number 1, King Gaming versus Dapango. Nilabas na nga yung strat dito na Alchemist. Nandapango. Tingnan natin kung mag-workout yan. Wala naman silang pang-counter. Kailangan lang mag-vessel dito siguro ng King Gaming. Kung gusto nilang ma-counter itong Alchemist. Pero let's see, Dapango. Sa Radiant Side Slayer, sa kanyang Jakiro, Ghostic on the Darkseer, Iceberg naman yung Alchemist, Vampire on the Tiny, and itong si Naive sa kanyang Ursa Warrior. Sa side naman ng di ko makita, boy. Ay, sorry. Sa side naman ng King Gaming, itong Raid King ni Old Chicken, Fuck ni Yi, Leech ni Dark, Doom ni Old 11, at ang Winter Wyvern ni Kaka. Yun, si Kaka. Yun, shoutout kay Rhoda Marinella. Hi sa'yo, Rhoda Marinella. Oh, nagkapapa na smoke dito. Binatwa na nga ng stand dito yung Jakiro, pero nandyan yung Avalanche. Napakagandong Avalanche. Pero habol pa with the Frost Shield. Dito yung Riking. Gusto niyang patayin dito si Slayer with the Jakiro. Wala na siyang mabibitaw dyan. Wala pa siyang ice pad and 5-man rotation by King Gaming. Sobrang worth it yata nito. First blood pa pupunta sa Chinese squad. Plus, masisecure pa nga nila dito yung ano, Bounty Rune. Bounty Rune sa baba. Yun na nga. Di daw magkakasilay. Nagkakasbook siya sa Foxfire Gaming. Apo, sa Facebook. Sa Facebook po. Facebook, ano na, yun mga ano natin. Pero, si JB. Wala ditong ano ha, pang hold itong ano, Avalanche lang. Dapango. Avalanche, Vacuum Wall. Pero may combo naman sila mamaya. Vacuum Wall, ano, Macro Fire, Ice Pot. Pero Opsi, nakakuha nga pa nga ni Vampire dito yung Bounty Room. Pero delikado yata sa dito. May Frost Shield itong Lich. Inaabangan, nandiyan na nga yung slowdown plus the body block. Vampire, medyo makunat yung Tiny dito. And I guess makakataas lang naman dito yung Tiny. So basic na basic lang for Dapango dito. Medyo hindi naman nakalamang doon. Although yung First Blood, nakakuha dito ng Chinese Squad.
Pero ano naman, ginawa na nga nila itong tri-lane, itong bottom lane, kasi alam naman nila na kaya naman tapatan ito ni Doom. At kaya nila sabayan itong Ursa. Sa delegado rin ko, ipang tatapat ng solo lane itong si Ochigan kay Ursa. Ngangat-ngatin lang yan. So mamaya-maya titingnan na natin tri-lane versus tri-lane yung sa baba. Dapango versus King Gaming. Yung mananalo nga po dito, makakalaban ng TNC, and yung matatalo naman, babagsak na po, malaglag na po. Eliminate na po. Yappy. So let's see the Pango so far. Maganda yung pinapakita nila dito early game. So, tri-lane na nga nila dito. Kasi si usually talaga yung mga Chinese squad, tri-lane yung galawan din nila dito. So, grabe yung ano dito, supports ng King Gaming. Sobrang solid na slow. Kahit walang stun, pero sobrang slow naman. Slow mo talaga. Plus may sustain pa sila dito. Bye, kaka. Pero meanwhile, dun sa top lane, nag-ano lang naman dito si Darkseer. Babakler din lang. Kumbaga, wala namang magkakapatayan. Walang kill potential dyan sa top lane, Darkseer and Doombringer. Kahit sa mid lane, magkakaparman lang din. Pero, nangunguna pa rin ito si, Opsi? Napaganda. Patay, Gisele Gamis. Grabe naman itong si Yi on the puck. Napaangat siya ng sobra eh. Binigla-bigla, no? Grabe naman yun. Oh, the bottom lane naman, ayun na nga, stun, pero the avalanche is there, makatakas pa ba dito Slayer, nakapagbato pa nga ng fire breath, pero, dual breath, pero Slayer, madedelikado na yata siya, ayun na nga, Arctic Burn, para ma-slow down dito yung Jakiro, ang unang naman itong Jakiro na to. Oo, syempre. Grabe space yun, no, for the Ursa Warrior. Pero, pansin ko talaga sa King Gaming, pag nag-observer ward sila dito, napaka, yung sa dito na mismo sa, malapit na sa, second tower dito ng Dapango. Sobrang deep, sobrang lalim ng mga observer words dito ng King Gaming. So, gusto yata nilang malaman kung sino yung magpa-farm dyan. Whoopsie. Wait lang. Tama nga, ras-ras lang. Pero yun na nga, yung Ursa dito, nakakalamang na sa bottom lane. Dahil nga, puro kill dito yung King Gaming. Pero, Tiny, nag-critical pa ngayon. Ang kate-kate. Pero, ayun na nga, slow down dito ng Frost Shield. Nag-pop na nga ng Mangga. Babotohan ba ng stun? Any moment, tingnan natin. Cooldown pa yata. Ayun na nga. Patay dito yata si Vampire. Again, King Gaming. Ganda ng pinapakita nila dito sa baba. Pero itong nangunguna sa last seat, itong si Darkseer na may 23. While itong si Pac may 15-1 din ay sa mat. Oo, grabe naman dito yung King Gaming. Maagang pambunga dito para sa atin. And napaaganda nga. Pero Darkseer nga on the top lane, 27 nga. Laman na laman dito sa last seat. Pero yung impact nila mamaya, same-same lang naman. Pag may na-doom dito yung Doom, okay na yun. And nabato na dito yung vacuum wall dito ni Ghostly. Pero ang problemahan dito ng King Gaming is Opsi. Yung Alge, no? Opsi, wait lang. Nahabol pa rin dito si Old Chicken. Ako, na-lockdown na dito sa green line. Wala na magagawa dito yung two supports as Old Chicken will fall. Napapahirapan itong bottom lane nila. Tama, medyo nakabawi lang doon yung Dapango. And now, Dark naman, delikado ngayon. Dahil kulang sila ng stun at the first down. Coming from Dark, mabibigyan din si Slayer dito. Pero 2-4-2, yun nangyari doon. And now, mag-5, mabibigyan pa ngayon itong si Tiny dito. One mid lane, Yee! Killing spree. Grabe naman, wrecking ball na dito yung pack dito sa mid lane. Pinapahirapan ng pinapahirapan yung Alchemist. Ayun na mahirap para kay Alchemist. Kapag nagkaroon na agad ito ng item ito si pack, kayang-kaya siya i-burst nun kapag nawala na agad yung range niya. Lalo na pag nakapag-dagger, dagon yun. Basic na lang dito kay pinapanish na dito ni pa abang wala pang level 6 ito ng Alchemist eh. Kasi dapat yun naman if ever kasi na ma-late game, if may madoom sila dito na isa, kunwari itong Alchemist, meron namang Ursa Warrior na ngangat-ngat para sa kanila. Speaking of Ursa Warrior, nangangalim siya dito pero nandyan yung Avalanche. Tingnan natin, natos pangaso doon but still Ursa Warrior ni Naive mabibigyan din dito sa top lane. Kahit saan siya lumain, namamatay siya, napapahirapan siya dito ng lahat ng mapa-top and bottom lane man lang, hindi siya nabibigyan ng space eh. Yun na nga, grabe naman yung King Gaming dito. Ganito yung playstyle na playstyle nila eh. Sobrang mag-snowball sa early game. Makukuha nila, makukuha yung first 10 kills. So, isa na lang. Isa na lang nga. Oh, nagkabutan dito si Dark and Ghost League, pero nagkabigayan lang ng bounty rune. Apat na bounty rune yata makakakuha dito ng Dapango, pero may kapalit surge. Yata, kapal. Walang surge available dito si Ghostly. Cooldown na cooldown pa po. Pero, nandyan na nga si Pac. Tingnan natin. Enough ba yung slowdown? Nandyan na nga yung surge. Pero the coil is there.
Ghostlick hindi siya makakaalis dito sa cool na naibitaw ni Yiba. Toppling nga, Slayer na naman mabibigyan. First 10 kills, makukuha na nga ng Keen Gaming. Grabe naman. Oh, usually Gaming. Kahit din ako pag nagbe-bet na pag first 10 kill, ano eh, Chinese, ano eh, Dota eh. Talagang, ano sila, aggressive sila sa early game. Ano na nga, pinapahirapan nga nila na. And wait lang, Dark. Habulin dito ni Slayer. May TP out naman dito si Dark. Pero, di yata makukuha to ni, ano, ni Jakiro. Nandyan na din itong Ricky. Well, top lane naman. Ito si Naive. Gustong pumitas. Pero, ang tanong, nandyan nga si Kaka with the Winter Wyvern. Hindi na nga nila makukuha dito. Napakuna din ng Doom. Pero si Dark mabibigyan. Killings. Dominating by Old Chicken. Grabe naman ito si ano. Grabe naman. Bakang talaga yung Chinese squad natin eh, no? Tinan mo ko yung music. Okay lang. Oo, oh, ingay yun, no? Oo, nali. Wait lang ha, mga sara. Yung music yan. Hindi ko marinig mga bawat salit-ani. Shoutout daw kay sino yun? Sa asawa ko, si Annalyn, preparing for exam. Good luck. Ayan. Shoutout kay Anot. Iyan na nga, magkakaroon hindi nagsod. Habang ano niya, inaano niya, binablock niya itong ano eh, camp ng ano, Alchemist. Para nga naman, if, di ba nalugi mahirapan, na. Oo, mahirapan lalo na makahabol sa form ito si Alchemist. Mm-hmm. And si nga dito, magandang ginagawa niya dahil alam niya yung Alchemist, hindi pa makaka-rotate yan eh. So, pumapatay at pumapatay lang dito si Yi. Habang kung may opportunity, while bottom lane, ginawa na nalang dead lane dito, Dabango. Di na nga nila pinupuntahan dito yung bottom lane and easy push yata dito for the King Gaming. Pero Naive kumukulit pa. Tingnan natin kung mabibigyan ba siya dyan. Pero tower secured for the side of King Gaming dito sa baba. Yun naman ang maganda dito. Kasi mas lalawak na rin yung farming nila. Plus, kaya nilang bantayan itong Alchemist na sa neutral creeps. Oo nga, yun na nga yung maganda doon. Kailan laban TNC mga boss? Mamaya po, third series natin for today. TNC versus yung mananalo dito. Dabago versus King Gaming. Alchemist, ganyan na yung gagawin niya dyan. Kailangan niya makakuha yung early regions niya. Pero pag nag-snowball yung King Gaming kasi, no? Oo, mahihirapan sila dito. Pero nangunguna na nga sa last hit. And denies itong si, ano ah, Alke, kahit napahirapan at nabigyan dito sa mid lane. And di na nga lumilane dito yung Alchemist dito sa pack. Abang Vampire naman, on the pack. Oops, si Slayer, delikado ko ngayon. Pero mid lane, lago na nga dito yung Tiny. Wala na siya mabibitaw dyan. Pero the toss back, but still, yung slowdown coming from the Frost Shield. Patay pa rin dito yung Tiny. And grabe naman dito patay yung King Gaming. Two down po agad sa sign ng Dabango doon. 16 and 3 tayo. Grabe, ginagawa nilang bata dito yung Dabango. And the fact na matagal pa mag-online yung Alchemist talaga eh. Kahit itong ano eh, Tiny plus Ursa, kailangan pa nila ng dagger para makapasok lang dito. Pero if ever na ano sila, mamumula na agad sila kasi meron dito na Doom na pwedeng humarap sa kanila at itong si ano, Old Chicken. Tama. Na may reso. Pero lalaban ngayon itong Dabango, hindi sila papayag na binabasta-basta sila dito ng King Gaming. Pero wala silang makukuha doon. Nabusit lang yung Dabango, mga tropa. And tingnan natin kung anong gagawin ngayon ng King Gaming. Kailangan nilang i-maintain yung kalagayan nila ngayon. Kailangan nilang i-maintain. So, ito nga yung King Gaming. Pwede silang mag-sod dito. Plus, isama nila itong Doom. Kayang-kaya na nga nila itong pitasin itong Alchemist. May Doom na, no? Bago siya makapag-pop ng Ultimate, i-Doom mo na agad. Ngayon ang maganda gawin nila para hindi na makahabol na makahabol ito si Alchemist. Kasi meanwhile, kahit na 1K yung kalamangan nila, yung nangunguna pa rin sa net worth, etong si Alke. Tama nga si Alke. Siyempre, automatic yan. Kahit mapugo eh. Diba, meron naman siyang Grevel's Greed. And siyempre, i-maintain. Maganda dito sa Dabango, ipag-stack nila itong si Iceberg. Mag-stack sila na mag-stack dito. Pero na-block yung ano. Yun nga, yung galing ng ginagawa din ng King Gaming ng mga support dito. Alam nila, ayun na nga, nagana. Pero kailangan pa rin nila si Doom dito. Tama. Pero may scan, ako po. Na-scan sila. Gusto yata yung doon ngayon si Naive. Pero yari yata dito yung Ursa Warrior. Di ba bumak? Po, yari ka ngayon, but di nagka-ispatan. Grabe naman si Naive Lumis. Dito. Sako, sa ako. Pero yari ngayon yung Doombringer. Wala na siyang mapupuntahan. Wala siyang backup dito. TP coming in dito kay Jakiro. Akunat ng Oya mo, Doom. Pero aabol pa si Ghostick. Ang problema nandyan na yung Winter Wyvern. Para nga mabugaw na itong Dabango. Sa bottom lane, nabul mo. Oo, yari ka ngayon, Naive. Wala kang mapupuntahan dyan, The Silence. Okay. At yun, nung critical, no?
Tsaka dapat ano na siya eh, naramdaman na na-scan na nga nila, dapat tumipi or nag-back na siya. Tama, yun na nga. Nakakita na na yata eh, nag-pop na yung smoke eh, di ba? Na-ispatan yan eh. 3 and 17 tayo mga sir, wala pa rin lumalamang sa gold lead natin dahil nga sa Alchemist, lumalamang pa rin dito yung Dapang. I mean, nalilimitan pa rin ng Dapango dito yung pag-snowball ng King Gaming. Mahirap din kasi dito sa Dapango, wala silang panghuli dito kay Pac. Plus, kitang-kita mo naman ito si Doom, kahit isa lang magtapat, kaya niya makapatay. Grabe naman yun, and mid lane nga, King Gaming on the mid. Tingnan natin kung ano mangyayari, pero Ghostick nandyan na nga, may vacuum available plus the wall. Dito na nga yata yung turning point ng laro natin. Dapango, this is it, pero napakatapan dito ng Ochigan, yun nga lang, kaka, I mean, Yi, makabibigyan siya dito with the back, and Ochigan, oops, Winter's Curse, para makapag-back dito, but still, lalaban pa rin yung King Gaming, walang mahuli dito sa Naive, pero mapapatay pa rin dito yung Tiny, Wicked Sick for Ochigan, and now, yari ka ngayon, Ursa Warrior, wala ka nang mapupuntaan, King Gaming is doing it dito sa mid lane, hindi na, bito yung wall data, doon, wala pa, hindi pa wala kinuha. Pa siyang wall. Tapos kumuha pa siya ng nakisama pa siya sa engagement. Well, itong bottom lane, napupush. Basag. Oo, easing tower para sa King Gaming. Ayun na maganda dito sa hero ng King Gaming. Up na yung ultimate ng Doom and Winter Wyvern. Kaya nila kumuha ng engagement. Well, itong sa Dapango, kailangan pa ng farm neto ni Alchemist. Yun na nga. And King Gaming, kinakapitalize na nila itong pangyari na to dahil alam nila na pag hindi nga nakabawi itong Alchemist, talagang wala nang magagawa dito yung Dapango sa lineup ng King Gaming. Pero yun nga, kung may vacuum yun, tsaka rep, ball of replica. Kaya pa yun. Kayang-kaya yun. Pero oopsie, nahuli ka ngayon, Iceberg, pero hindi na iguguyan ni Doombringer mo. Pero at least, nabuild niya na rin yung pangarap niyang Radiance. At nangunguna pa rin siya, kayang-kaya niya rin naman makahabol dito. Ang tanong, ang sagot, kaya ba niyang mabawi? Kaya niya bang lalaban? May toss. Babawi? Oop, yari ka ngayon, Yi. Pero ang tanong, mabibigyan na dyan yung Winter's Curse. Napaganda kami from Kaka. And now, Ochigan, pinapatay lang dito sa backline. Susupport ng Dapango. Na, disaster na nga dito yung Dapango. Yari sila ngayon, Vampire. Inayaan na lang yung Tiny. Pero habulin siya dyan ng Winter Wyvern. Mas importante yung Perry. Mas importante nga dito si Naive. Godlike po for Old Chicken. Basic na basic lang. Napakaganda ginagawa. Sila yung kumuha ng doon, kill. Sila pa yung nabigyan doon. Kasi dahil dito sa Winter's Curse, nabaliktad agad yung kanilang engagement. Plus, etong si, Raid King galing sa backline na doon siya, pinatay niya muna yung mga nasa likod. Minama niya yung sa mga likod, yung mga support dito. Lalo na itong malambot na Jack Hero. Patay na naman yata dito, mga sir. Kakabuhay mo pala, boy. Ulti level. Grabe mag-sidestep sa ice spot. Nako, paano nga nila dito? Plus, lahat ng tower nila nababasag na dito sa side ng King Gaming. 4K na kalamangan na nga meron ng King Gaming. At nangunguna pa rin itong si Alchemist. Plus, umahabol pa rin naman yung tatlong core dito ng King Gaming. Mahihirapan na sila dyan dahil ginugo na dito yung high ground ng King Gaming. Hindi pa, wala pang Roshan advantage to, ha? Pero dumavailable. Pero may reincarnation, mga sir. And Ochigan, hindi pa na namamatay. The call is there. Yari ngayon, the Chimpros will bounce onto the Tiny. Yari ngayon ito si Vampire. Pinabayaan na lang para mamatay doon with the Firestorm. Pero oops, Doom, pinapump. Fake dito, pero mag-roshan muna yata King Gaming ngayon. Napakagandang vision na binibigay dito ng King Gaming. Kitang-kita yung mga galawan dito ng Dapango. Well, yung bottom lane talagang dead lane. Wala na nang nagpa-farm. Talagang pag kumuha na engagement itong King Gaming, mapipilitan sila na lumaban din kahit hindi pa nila kaya. Yun lang. And King Gaming, hindi pa sila tapos dito. Binigla again nila. Yari ngayon dito si Ghosting. Wala na mapupuntahan. Godlike. Para dito kay Old Chicken as Iceberg. Magpa-farm pa siya. Medyo matapang ang kuya mo dito, ha? Oo. Hindi wala silang magawa eh. Talagang kailangan nila sumabay. Pag di naman sila sumabay, iisa-isahin silang papatayin. Oo nga. Ano nga sinasabi niya dyan, mga sir? Wala akong alam, kaalam-alam dyan. Pero Iceberg nga. Patay dito with the double damage in our Slayer. Mabibigyan pa siya doon. And King Gaming, grabe naman yung pinapakita nila dito. Kita mo naman yung score, 4 and 29. Paano ka ngayon babangon dito? Punishing Dapango dito. Grabe naman tong King Gaming.
Lalo na, mahirap dito pag nagkaroon tong ano, sipak ng dagon. Easy-easy pa tayo dito yung mga support. Plus, kaya niya i-versus itong si Alchemist. Grabe, vampire pa nga dito. The toss is there, pero ahabulin ba? Nahabul pa nga ni Dark dyan. Itong Tiny, pero nagkasipatan dito si Ghostick. And also si Kaka, pero ang problema nandiyan. Uy, sabay. Si Yi, nagkasabay nga lang yung Winter's Curse doon, pero worth it na worth it yan. Ghostick, hindi siya makatakbo. Oh, binigyan na nga ng mga vacuum dito, blast the wall, pero still walang follow-up yon coming from the Bango. And now Naive, nahuhuli sila isa-isa sa bingit ng kamatayan. Sinister Gaze, delikado ka ngayon, Naive. Pero may panghabol pa, may stun si OG Kebling. And stun is there, yari ka ngayon, and reach is there. Enough ba yan para makasurvive dito si Naive? Nabibigyan. Napagad na ice path. Pero kayang-kayang umabol dito ng King Gaming. Pero yung dual breath, hindi na naka-dagger in dito itong si Raid King. Grabe, nahihirapan itong si Ursa na makaparm. Lalo na pati yung jungle na yun na lang inaasahan niya na kukuha pa ng King Gaming. Plus wala na nga rin sila dito ng tower. Plus ang ganda ng mga detection na binibigay dito ng King Gaming. Hindi delay dito mga sir. Martin, shoutout naman. Ayan. Kung madi-delay man, what, ilang minuto lang naman yun? Sa project namin sa Deka Clark. Uy, shoutout kayo sa'yo, Martin, dyan sa Deka Clark Angeles. Yun nga. Oh, na-doom na nga dito. Naku po, wala kang pupuntaan ngayon. The stun is there. Hindi siya maka-TP out. Grabe naman dito yung King Gaming. Wasak. Wasak na, wasak ang puso ni Nasty Mac. Alam nila, hindi nagpapakita yung ano yun, no? Alchemist, no? Either kasi na sasakop na nga nila itong jungle ng King Gaming. So, dun pupunta ito si Alchemist Matic sa, sa farm site nila. Kaso, nasparan nga nila pa rin ito. Alam na alam yan ng King Gaming. Grabe, masakir yung nangyayari. 4-31 yung score natin ngayon. Hindi pinagbibigyan dito ng King Gaming yung Dabango. And now, disaster yata na naman for the side of King Gaming. Pero fuck, nakaka-out lang dito sa kanyang illusory orb. Nabigyan pa kasi Ghostick TP out. May Infernal Blade, Sinister Gaze. Itong King Gaming, delikado pero tiny. Napagandang kill yun. Coming from Dabango. Pero ang tanong, kaya bang makabawi dito ng Dabango? Ang mahirap. Pero yun na nga, 8K na nga kalamangan dito ng King Gaming. Pero still, itong si Alke talagang tuloy-tuloy lang yung kanyang pagpa-farm para makahabol sa network. Mamaya, tingnan nga natin. Oops, Dark! Nice. Alive na alive pa nga! Don't touch my leech, man! Grabe, hey, bro! Grabe naman yun. Vampire pa nga mabibigan dito. And King Gaming, pwedeng-pwede na mag-roshan. May double damage pa. And pwedeng-pwede na nilang tapusin itong game na to kung gusto nila. Dahil Iceberg, pag pinabayaan pa nila to, mayayari pa sila dito eh. And may vessel na nga din dito si Kaka. Oo, easy-easy, maganda yun para kay Alchemist na hindi na mag-lifesteal. Kaya-kaya niya siguro to. Pero King Gaming nga, lalaban yung Dabango dito. Nakakommit na rin itong ano ha. Macrofire, Ice Path, and Naive, kinakite lang dito ni Kaka. Ayan na nga, pumasok na dito yung King Gaming, pero the toss back coming from the Tiny, pero nandiyan yung core sa dalawa. And ngayon yung Tiny, mabibigyan pa nga siya dito. Wicked Sick, 4-0-11, and nandiyan na nga dito yung King Gaming on the track, mga tropa. Grabe. 2 down. Kahit nga ma-FF neto ni Alchemist si Winter Wyvern, hindi sapat yung kanyang binibigay na papaparusa doon. Hindi kaya pa rin mabuhay neto ni Kaka. Ang ganda rin naman kasi ng pwestuhan niya kahit magpunta ito sa backline si Alchemist. Hindi niya pa rin kayang patayin. Hindi niya pa binibitaw doon yung Winter's Curse niya, no? Patience lang talaga. And now Iceberg, huli ka ngayon! With isang doom pa lang! Hindi na nga nakapag-ultimate dito si Iceberg. Monster kill? Grabe. Dalawang monster kill na meron dito sa King Gaming. Nawala yung niya. Napop. Napop yung reincarnation pero Naive. Maabol dito pero may cold embrace. And now ayan na nga yung tropang King Gaming. Yari ngayon itong Ursa Warrior na vessel na nga sa dito. Saan ngayon siya pupunta? Pero the Avalanche na dyan na nga yung Winter's Curse para makontain itong Tiny as Ursa Warrior. One more right click. Boy, nakatakbo pa. May blink dagger. Grabe naman. What a micro. Coming from Naive pero vampire dito. Makakatakas din. Grabe naman yung Ursa doon. Parang ako lang. Pag kasi, yan. Kala dito na King Gaming magbiblink papunta dito sa base. Pero doon sila nagkamali.
Parang ako lang pala mag-joke-joke doon. Pero ito na nga. Hindi pa nga nila nakuha din itong ano ah. Aegis. Plus nag-pop na nga din yung ano. Reso neto ni Raid King. Tama. Mukhang may plano pa dito yung Dapango. Ayaw pa nila mag-GG. Yes. Kahit 5 lang yung score nila, laban na laban pa rin yan. 37 yung kalaban. Ano nila? Palag-palag. Palag-palag lang. BKB na nga po itong Doombringer. Pero Iceberg nga going for the Manta style. Pero ang katanungan talaga, hindi naman makakalaban dito yung Alchemist na naka-Manta style regions na sa lineup ng King Gaming. Mahirapan pa din to eh. Pwede. Ginamit niya rin naman kasi ito Manta para pag-farm sa mga lane, pag-push. If ever na magde-defend siya, yung mga illusion niya lang, ipupunta niya sa lane din. Siya na yung magtutulok ng creep wave doon. Oo. Shoutout po ay teams. Ayan. Ano to, Husky Boys. Kagising na natin, boss. Pero King Gaming nga dito, Rosa na nga po. Ito na nga ang sinasabi natin, King Gaming. Naku po, makukuha na nga yata nila yung Rosa dito. And Aegis of the Immortal. Kumbaga, 3 buhay, 3 buhay dito ng Raking, no? Yun na nga. Tingnan natin yung mangyayari ngayon. Pero antayin lang din nila itong ano eh. Pag cooldown ng Doom. Tingnan mo, ginagawa dito na Iceberg. Kahit nahihirapan sila, nakakatulak pa rin sila dahil dito rin sa manta niya na kaya niya rin iwan anytime dito sa mga lanes. Oo nga. Yung Iceberg naman, patuloy pa rin siya sa pag-farm dito. Tingnan natin yung gagawin ng King Gaming. Medyo naglalo sila. Maganda dyan. I-go na nila to. Meron na sila Aegis eh, no? Wala pa rin kasi ultimate itong si ano, Murray King. Iniintay lang para 3 buhay para sa kanya. So let's see, Lich. Kailangan nila mag-smoke dito. Silang 5. Meron din double damage dito si Puck. Pero tingin ko hanapin muna nila dito si Iceberg eh, no? Magpipitas muna sila. Pero ayun na nga, nice. Mata na nga po dito si Iceberg. Walang follow-up, pero nandiyan na nga yung yung timing na gandang call dito sa apat. Delikado ngayon itong King Gaming. Pero may Winter's Curse padala dito si Kaka. 1-2-3 and now the toss. Yari pa nga sila. OG Ken sumali na sa party dito. Patay pa nga si Slayer doon. And now Naive, na-lockdown na siya. Kinakay na dito yung Ursa. Mabibigyan din dito si Naive. 2 down po sa side na Dapango. And it's time for King Gaming. Wala pong buyback dito yung Jakiro. As Vampire, nagtitip, mahispatan ba? Hindi na nga mahispatan yan. Napagandang toss dito. Parang kampi itong ano eh. Tiny Tinos yung rating dun sa mga kampi niya eh. Tama. Now, King Gaming, 5-39 tayo. Pwede pa silang pumush ngayon. Pero tingin ko yung King Gaming may hinihintay pa silang item dito eh. Mahirapan sila kasi mabubuhay na yung Ursa. Plus wala na nga silang mga ultimate na mabibigay. Kaya antayin lang naman flow lahat ng waves, yun lang dapat nilang gawin. So, ito nga si Ghostick. Ito si Iceberg kahit na doom na. Hindi kaya niya makatakbo, napakabilis ang movement speed niya. Plus, wala kasing follow up agad dun sa doom. Kaya nabuhay pa siya. Yun na nga. Iboto na po si Team sa ESL Mumbai para manalo ng Mercedes-Benz. You know. Naboto na kita, bossing. Pero ito na nga. Dapango dito, nakasmoke sila ngayon. Lalaban na yata sila. May Manta style na dito si Iceberg. Binulaga dito si Kaka. Pero ayan na nga yung 2 plus sa Winter's Curse. Napakaganda. Nayari pa nga dito yung Dapango. Sila pa ngayon yung na-disaster dito. Godlike for old 11. 2 down sa side na Dapango. Inaabol ngayon si Iceberg. Makabibigyan din siya dun. And now, ito nga si Slayer na titira na lang. And also Naive. Abulin pa nga yata hanggang sa dulo ng mundo. Naku po. Grabe kasi. Magka high ground sila. Dapat galing sila sa may ikot. Behind. Kasi meron dito ang vision yung King Gaming. So anytime pag nag-go din sila, kaya silang ibalik na rin neto ni Winter Wyvern eh. Midlane nga dito. King Gaming. Tsaka if ever na ma-wall vacuum niya, walang follow-up na damage. Ito lang si Jakiro. Plus, yung rad lang na kailangan. Meron ditong ano, Cold Embrace si Winter Wyvern. Dami na lang pang kahit dito sa side ng Dapango dito. Dahil melee din yung 2 cores nila eh. Kumbaga, babanat pa sila dyan. And then, ang daming slowdown dito ng King Gaming. Meron pa Winter's Curse, meron pa Cold Embrace. Pero yung Doom is up.
Nako, delikado pa nga sila dyan. Di pa nga sila nakapag-push dito. Mahirap. Matagal sila dito kumuha ng tower push. Pero mas maganda nga sila para pag-killing. Pag may mapitas man sila, dun sila makaka-free hit sa mga tower. Well, 15k na nga po kalamangan ng King Gaming. Nangunguna itong si Doom sa kanyang network. Saan ba itong kabi? Ayan na nga si Iceberg dito. Pero may BKB dito. And the Doom. Yari pa nga dito na meron pa Winter's Curse dito. Ito si Kaka. Yari pa nga dito yung King Gaming. Na-doom pa nga dito si Iceberg plus the Spirit Vessel. Nasusunog pa nga dito. Ito si Iceberg. He will fall down. And now YB will also fall there. Vampire running away. Pero nandito yung King Gaming to chase him down as Vampire. Mamamatay din dito yung Tiny. Sila na, Vigendo. Napakaganda ng combo na ito ng King Gaming. Coil plus, coil plus chain, easy. If makounter sila, meron silang katapat dito na Winter's Curse. Yun na nga, mid lane na nga King Gaming. Potentially, this is it. Pwede nila lang tapusin to. Mag-streak na sila ng tier 4. Pero tingin ko, may mega pa rin nila to eh. Hirap din kasi patayin na ito ni Reiki. Kanina, tatlo yung buhay niya. Tama, tatlo nga yung buhay. Grabe, paano papatayin yun? Mag-mega nga dito yung King Gaming. Dahil mabilis mag-respond dito yung Dapango. As of now, grabe yung ginagawa ng King Gaming dito. Hindi pa pinaabot ng 10 kills itong Dapango. 48 kills po for them. Grabe naman tong King 6 and 48 ginagawa nyo. Pero may 22k na lamang itong King Gaming. Nako, plus makukuha na nga din nila itong shrines. Naantay lang ulit nila na mag-cooldown yung kanilang mga ultimate. And let's see, ultimate nga lang yung kailangan. As King Gaming, naghihintay na naman sila dito sa mid lane. Pinapahirapan nila ng pinapahirapan dito yung Dapango. Ayan na nga si Vampire. Wala pa silang key items dito eh. And habang wala nangyayari mga sir, yung Auto Chess Round 3 tournament natin sa April 22 and 23 yan, qualifiers. Pwede kayo mag-register dyan sa link na sinend ni Boss Eric dyan sa chat box. And yung main tournament natin will be April 29 and 30. Ayan, mga sir. Kung malakas kayo. Libreng-libre lang naman yan. Kung tingin nyo Auto Chess Lord kayo, sumali na kayo dyan. Uy, nagkatipan. Natin tinipan pa si Naive dito. Pero Dapango, ha, medyo gumugusto pa dito. Pero tingin ko, ang hirap ng mga bawi dito sa side ng King Gaming. Kita mo naman, binil ng ng Ursa. Hammer na lang, para nga naman makapush sila dito. Pang meme na lang, no? Oo. Pang meme na lang nga yung ginagawa dito ng Dapango. Kumbaga si Iceberg na lang yung babanat. Oo. Sa kanya lang yung damage, no? King Gaming na, on the bottom lane na nga sila, magtititi na nga dito yung Dapango. Ang tanong, kaya ba nila lumaban dito sa side ng King Gaming na full pack? Plus, hindi nila kaya i-versus itong si Doom. Paano nila papatayin? Ito na nga yung dagon na sinasabi ko para kay Pak. Dota 1 na Dota 1 dito ngayon si Yi on the pack. Now, Iceberg. Anong pwede mong gawin? Ano na bang item dito ni Iceberg? Ayan na nga. Dagger pa lang, Manta style, Regents, napakahirap lumaban dito sa sign ng King Gaming. Kung ganyan lang yung item mo, pag na-doom ka na dito, auto, GG ka na agad eh, no? Mute ka muna habang wala pang doom. Tsaka if ever na tumalon ka man dito para kay Winter Wyvern, oopsie. Tumalon na nga dito si OG Gamer, nandiyan yung Iceberg. Motocoil is there, 2-man down, patay nga dito si Iceberg. Auto buyback for him, and also OG Gamer. Upang kunat-kunat, may Winter's Curse pa dito si Kaka. Nandiyan pa nga yung Ice Pot. Pero nasan yung Winter's Curse? Hinahanap natin Iceberg. Pinapatay na, dito si Dark, pero mabibigyan dito. Ito si Old Chicken, but the Reincarnation is there. Nakoyari pa nga yata dito si Iceberg. Ang katin ang damage. Nabitaw na pala yun. Nabitaw na yung Winter's Curse. Kaya nga hindi nakapollow up itong si Tiny. At GG na nga tayo. Napakaganda nung ginawa ng King Gaming. Ano masabi mo doon, Boss? Siyempre, yung sa hero nila, talagang sinulit nila yung bawat ultimate nila. Lahat ng pag nagka-cooldown, kumukuha agad sila ng engagement. Plus, hindi na nga nila pinapabawi itong si Alchemist. Alam na nga, mahihirapan sila pagdating ng late game doon. Medyo pinili din ng Dapango yun. Pinatagal pa. 6 and 53. Medyo pilit na... Pilit na pilit. To? Ang hirap nyan lalabanan mo, isang doom ka lang plus meron pang coil, napakaganda. Pag coil tas chain frost, pamamatay sila. Kung hindi mamamatay, makakabawi. Meron na silang Winter's Curse, napakaganda ng mga skill dito
nakuha din ng King Gaming. Yo. Tsaka napakayaman agad nila. Nakuha lahat ng mga towers. Ganun. Grabe naman to. And tingnan natin kung napango, kung makakabawi pa sila game number 2. Magbabalik tayo dito sa Numo TV. Lupon WXC, sana nandiyan pa rin kayo for the game number 2 of this game. Napakainit ng laban. King Gaming versus Dapango. We'll be right back.